Pababa na ang reproduction rate o ang antas ng pagdami ng COVID-19 cases sa bansa ayon sa UP OCTA Research. Ayon kay Professor Guido David, mula sa 1.5 na reproduction rate o R-naught noong katapusan ng buwan ng Hulyo, nasa 1.01 na lamang ito ngayong katapusan ng Agosto. Pag reproduction number, pag less than 1, it's flattening. And right now sa Metro Manila, it's 1.01. Yung weekly average ng reproduction number. So it's very close. Ayon kay Professor David, ang pagbaba ng reproduction rate ay nangangahulugan na napipigilan ang transmission o pagkalat ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Isa sa nakatulong ng pagbaba ng reproduction rate ay ang ipinatupad na 2 linggong modified enhanced community quarantine sa Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan nito nakaraan. Pero ay giniit ng grupo na hindi pa rin dapat maging kampante dahil maaari pa rin muling tumaas ang bilang ng mga nahahawa sa COVID-19. Kaya nga, kumaflat natin yung curve sa Metro Manila ngayon, hindi ibig sabihin tapos na yung pandemic, this will still have to be sustained for mga 3 months, maybe even longer. Pero kailangan sustain siya, that's the important thing. Ayon kay Dr. David, kailangan pang obserbahan ang sitwasyon bago magpasya ang pamahalaan na tuluyang buksan ang ekonomiya ng bansa, lalo na sa Metro Manila. Anya, kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa, ay posible nang magpatupad ng mas maluwag na quarantine restriction sa Disyembre. Vincent Arboleda, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.